takbo ba ang ginawa ni Stevenson kay Valdez kaya siya nanalo? Magsayo versus Stevenson, pwede ba? Sino mananalo? Kahapon ay naagaw ni WBO Junior Lightweight Champion Shakur Stevenson ang WBC Champion Belt ni Oscar Valdez at napanalunan din niya ang Ring Magazine Belt. Kaya dahil dyan ay si Stevenson na ang top dog ng Junior Lightweight Division dahil Unified Champion na siya at nakuha na niya ang Superstar Level na status. Dinomina ni Stevenson si Valdez sa kabahan ng laban para manalo via unanimous decision. Pinaglaruan at parang pinagpraktisan lang ni Stevenson ang wala pang talo at mayaman sa karanasan na Meksikano na si Valdez. Naka-score ng flash knockdown si Stevenson nung sumugal si Valdez na araruin siya sa round 6. Pagkatapos ng laban ay kitang-kita ang ebidensya ng pagkakabugbog ni Valdez sa kanyang mukha na pulang-pula, maga at basag. Samantalang si Shakur ay malinis ang mukha parang hindi nang galing sa suntukan. Nahihirapan na patamaan ni Valdez si Stevenson. Hindi rin makapasok si Valdez dahil napakahusay at napakasipag mag-jab ni Stevenson. Ito ang naghaharang kay Valdez para makapasok at ito ring jab ni Stevenson ang nagseset up sa mga 3 punch o 4 punch combination niya. Naging abala si Valdez sa pagsangga sa mga suntok ni Stevenson. Puro pagtakip sa kanyang mukha ang kanyang ginawa dahil malamang nasasaktan siya sa lakas ng suntok ni Stevenson. Sa post-fight interview ay inamin nga ni Valdez na napakalakas ng suntok ni Stevenson. Mahusay sa distansya si Stevenson. Kontrolado niyang distansya. Malupit ang kanyang timing. Mabilis ang footwork. Matalas at napaka-accurate ang suntok. Mahusay siyang bumanat sa katawan. Ang inakala ng karamihan na magiging kandidato sa Fight of the Year na laban ay naging one-sided boxing clinic lang pala. Masyadong mahusay si Stevenson para kay Valdez. Sa mga nagsasabing takbo lang ang ginawa ni Stevenson kaya siya nanalo kay Valdez ay tingin ko na hindi naman. Dahil una sa lahat, ebidensya ang pagkakabugbog ng mukha ni Valdez. Ibig sabihin, maraming ipinatama si Stevenson. Nilamangan ng gusto ni Stevenson si Valdez ng patama. 189 ang pinatama ni Stevenson kontra sa 110 na ipinatama naman ni Valdez. Kumita si Stevenson ng $1,000,000 at si Valdez ay $500 naman. Ikinukumpara si Stevenson kay Floyd Mayweather dahil sa estilong to hit and not get hit. Pero sinabi ni Stevenson na nung kaedaran niya si Mayweather ay mas marami siyang alam at mas mataas ang level niya kaysa dito. Balak ni Stevenson na kolektahin ang lahat ng 4 na belt sa Junior Lightweight Division. Tapos akyat siya sa Lightweight at kakalabanin niya si WBC Lightweight Champion Devin Haney. Pagkapanalo ni Stevenson kay Valdez ay gusto naman ng mga Pinoy na itapat ang ating pambato na si WBC Champion Mark Magsayo kay Shakur Stevenson. Pwede silang maglaban dahil balak din na Magsayo na umakyat sa division ni Stevenson pagkatapos niyang makolekta lahat ng belt sa featherweight. Pero sa mga dating panayam kay Magsayo ay hindi niya nabanggit si Stevenson bagkus si Oscar Valdez ang kanyang nabanggit na pangarap niyang kalabanin. Pero pagkatapos niyang linisin ang featherweight division. Valdez dati pa kasi alam niyo naman niya dati kung makalaban si Oscar Valdez. Pero ngayon world champion ako sa featherweight. Pag-focusan ko muna yung featherweight. Defense, defense, then modification, and then kung mapag-usapan ang promoter na. Tingin ko na mas maganda para kay Magsayo ang estilo ni Valdez kaysa kay Stevenson. Mukhang mahirapan si Magsayo sa estilo ni Stevenson. Pero kaya naman talunin ito ng Magsayo dahil knockout artist naman siya. Ikaw Lods, ano sa tingin mo? Kaya bang talunin ni Mark Magsayo si Shakur Stevenson? Comment na Lods at pag-usapan natin yan. Update kay Mark Magsayo. Official na sa July 9 ang pagdepensa niya sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang WBC Featherweight Championship title kay Unbeaten Mexican. Hanggang dito na lang mga Lods at maraming salamat sa inyong panonood.